Good morning, good afternoon, good evening, no? Bago po muna na malakas, muna, no, gagawa po tayo ng simple tutorials on how to propagate, no, ng pinakamadali, pinaka, ano po, no, time-saving na pagpo-propagate po ng sand juice mostly, no? So, sana po ay magustuhan nyo po itong, ano natin, tutorials na to, no? At ito po yung tinatawag rin na iba na bahala ka na technique, no? At sana po ay magustuhan nyo. So ang materials po na kailangan natin ay scissor, no? Then tweezer. So ito pong pagpropagate na to ay pinakamadali, no? At ito po ang paraan po kung paano po ito ginagawa. So ang gagawin nyo lang po, mag-cut po kayo ng mga sandyo leaf. In this case, ito po ay piliformis tragi. No, naislang pa ako dun. Ayan po, no, piliformis tragi. Ayan, wala naman tayo naiwan. Ayan, okay na muna po ito. Sample lang po, no. Pwede nyo rin po itong gawin sa, let's say, Adelaide. Tayo ng ano, siguro ay ex-Belicinia or Philip, ano po, Intermedia. Kuha po tayo sa lahat. Ayan, kuha po tayo ng leaf ng ex, ano pala, Intermedia. Most of sand juice po na pwede nyo pong i-propagate through leaf cuttings. So next step po, no, pwede nyo po silang itinim sa gantong klase ng media, pure sphagnum moss. No, pero po, pinakamadali po sa akin para po hindi na po ako mag-aalala kung matutuyuan sila, sa gantong setup ko po sila nilalagay. No? Ang pinaka gagawin nyo lang po talaga, ilagay mo nyo po dyan, no, yung inyong mga nakuhang mga leaf cuttings. No? Yan, siguraduhin nyo lang po nakalubog yung pinagputulan nyo. Yan. Tapos, yan po, hayaan nyo na po dyan, no? Tapos, hintayin nyo po siya. Tapos, darating yung time na tutubo na po dyan yung mga leaf cuttings. Ganun po kadali. Kaya mapapansin nyo, ang dami po namin pinamimigay na pre na sand juice, no? Pag kayo po yung nabili na Venus flytrap, no, kasi po napakarami po namin propagation, no. So ayan po, ganun lang po kadali, no. At pagkatapos po niyan, pagka ganyan na po kalaki, pwede niyo na po silang i-transfer sa individual pot at ilagay niyo po muna sa lilium hangga't po sila ay ma-establish. So ayan po. Ganyan po sila pagka naipat niyo na after some time. Alam nyo po, malaking bagay po yan, no? Na kung kayo po ay walang oras sa pagpo-propagate, no? Cut and drop nyo lang po dun sa inyong mga ano po, no? Setup po na may tubig tapos may sphagnum moss, live man o hindi, tutubo po yan. So nakita nyo, ang daming tubo. Yan, pati po ka delay. Sensya na po, naambun kasi. Medyo nagmamadali po tayo sa ano, tutorials po na ito. So ayan, so ayan po, lahat po yan propagated sa ganong klase ng method, no. Kaya yung bahala technique po na sinasabi ng iba, no, totoo po yun, no. Ahayaan nyo lang siya na mag ano po doon, germinate or magkaroon po ng growth point yung mga leaf po na inyong nilagay. At pag medyo malaki-laki na po, ililipat nyo na po sa individual pot. Malaking bagay po yan kasi po isang pirasong
mga San Jose is ang presyo po $100 hanggang $700 to $800, minsan eh may 1,000 sa pangalan. So ayun lang po, ganun po kadali. Sana po ay kahit papaano may na-share po ako sa inyong no, hindi ganun ka technical pero effective po. So, ayan, umaambo na, nawala na. So libre po ang dilig ko ngayon sa aming greenhouse, sa aming nursery. So salamat po sa inyong panonood po ng mga videos po natin, no? Alam niyo po ba, dito lang ako dati nagtatanim sa ganito kaliit na lugar, no? Pero dahil sa blessing po ng ating Panginoon, no? Ay medyo malaki-laki na po ang ating taniman ngayon. And soon enough, no? Sana ma-register na natin sa DNR. At pag na-register na natin, tuturuan ko po kayo kung paano niyo po i-re-register yung inyong mga nursery, no? So, salamat po. Magandang araw. God bless. Bye-bye.